please subscribe my YouTube channel and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Hi guys, what's up? Isa sa pinakamagandang lugar na napasyalan ko dito guys sa Masbate guys ay ang Mount Bihia. Napaganda talaga ng Mount Bihia guys mula pa ng mula ng entrance hanggang sa pag-apak mo ng hagdanan niya. Ang ganda talaga guys at saka at hanggang sa makaabot ka na ng tuktok. Ang napakaganda talaga guys kasi abot tanaw mo yung buong Kawayan kasi nasa part ng Kawayan siya guys yung Mount Bihia. So abot tanaw mo talaga lahat ng buong Kawayan na makikita mo at saka perfect destination talaga guys kasi pwede mong makalimutan lahat ng problema na dinadala mo or pinagdaanan mo at pag nakapunta ka ng Mount Bihia at makapasyal ka guys pag nandun ka nasa tuktok, grabe, ang ganda talaga guys. So yung pangalawa kong napuntahan guys ay ang Munto Drift ng nasa Masbate City siya guys. Isa siyang maliit na isla guys, parang beach din siya, so pwede kayong maligo doon. So nakapunta kami doon ng mga kaibigan ko, nakaligo kami doon guys. Grabe, ang ganda, ang lamig ng tubig doon guys. Tsaka ang sarap maligo sa Munto Drift na yun, sa isla na yun guys, napaganda talaga. At sunod na puntahan ko guys yung sa Nasugbo, Batangas. Isa siyang beach din guys na napakaganda din. Tsaka ang sarap ng tubig din doon guys kasi ang lamig. Pag naligo ka doon, napakasarap talaga. At saka yung buhangin niya, ang ganda ng buhangin ng Nasugbo, Batangas. At ang pang-apat ko na napuntahan guys ay ang Rainforest. So namasyal ako doon para siyang park guys. So namasyal ako doon, ang ganda din. Meron ding mga magagandang mga puno na malalaki yun guys. Tsaka may mga hayop din doon sa loob. Yan. At saka yung panglima na napuntahan ko guys ay ang Lunita Park. So akala ko lang dati guys na hanggang libro lang ako, hanggang makikita ko lang siya sa libro. Kasi nakikita ko lang siya sa libro dati yung Lunita Park. Nakala ko na sa picture ko lang siya makikita. Pero nung nakapunta na ako doon guys, grabe, ang ganda pala talaga guys. Kasi makikita mo talaga personal yung monument ni Dr. Jose Rizal, yung hero natin. So napakaganda talaga. Tsaka yung next na napuntahan ko guys, yung panganim na napuntahan ko ay ang Molobisha. Yung globo niya, yung globo. Nagpa-picture ko doon guys. At saka nakapasok din ako doon sa Mua Arena guys. Grabe, ang laki pala guys ng Mua Arena at saka ang lamig doon. May event kasi doon guys. Pumasok ako doon. Nanood ako. So, grabe, ang lamig pala nandun, kapag nandun ka na sa loob. Grabe, ang laki. Laki ng Mua Arena. Tsaka yung next na napuntahan ko guys, yun talaga yung pinaka the best na napuntahan ko, yung tumatak talaga. Yung napuntahan ko yung lugar na yun, yung Philippine Arena guys. Grabe, nasa Bulacan siya. So nakapunta ako doon guys, may event kasi doon guys na pinuntahan ko. So pumasok ko doon guys, grabe. Nung nakita ko siya guys, grabe, hindi ako makapaniwala na nasa labas na ako ng Philippine Arena. Grabe. Grabe, ang laki talaga no. Ang laki talaga ng Philippine Arena guys. Hindi talaga ako makapaniwala na nandoon ako sa labas, na makikita ko talaga siya na personal. Saka nung pumasok na ako doon sa loob, grabe. Hindi ako makapaniwala guys. Grabe. Alam niyo guys na ang Philippine Arena ang pinaka malaking arena sa buong mundo. So guys, number one ang Philippine Arena guys na pinakamalaki sa buong mundo guys. Grabe. At hindi ko ma-imagine na nandun ako, nakapasok ako. Hindi ko maisip guys, parang nananaginip lang ako eh. Hindi ko alam, pero hindi ko alam kung nananaginip lang ako or totoo ba, pero parang hindi totoo talaga guys eh. Nandun ako, nakikita ko talaga siya.